Welcome sa Rabitan sa Bakuran. So ngayon guys, ang topic natin is magwi-win tayo ng mga rabbits natin, yung mga kids natin. So ito yung iba. Kung napanood nyo yung last video ko, sinabi ko doon na mga 35 to 40 days saka ko sila iwi-win. Pero sa ganitong case guys, ang mga i-out lang natin is mga doe, konting buck lang, kasi yung buck natin gagamitin natin for ano, own consumption natin, pang meat natin. So ititira natin halos lahat ng buck. Kung may bumili, ipipili natin ng mga quality syempre. So guys, ngayon ang iwi-win natin is yung mga buck lang. So iiwan natin yung mga doe sa mother nila para mas makadede pa sila, mas makuha nila yung potential na laki nila. Kasi medyo nag-aagawa na sila sa gatas dahil nga malalaki na sila. Halos magwa 1 month na yung iba 1 month na. Kaya iiwan natin yung mga doe sa mother. So ayun guys, bakit ko ba ginagawa yun? Yun na nga, para makuha nung mga doe na i-out natin yung full potential, or di kaya yung pinaka laki na kaya niya ilaki. Para pag in-out natin sila guys, quality, malalaki, mabibigat. So eto guys, mga ano na to, mga 1 month na to. Ayun. So kahapon guys, nag-inject ako ng multivitamin sa mga kids. So yun, isa yun guys doon sa sinasabi ko sa inyo kung bakit sa iba mahal yung mga binibenta nila, dahil guys may mga breeder tayo na pag inalagaan talaga yung mga rabbits, pag inalagaan yung mga hayop nila, talagang ano, 100% yung care na binibigay nila. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na overpriced or di kaya mas mura kay ganito, mas mura kay ganyan. Depende na yun guys. So kaya ano, kayo na rin ang bahala kung sino yung pipiliin yung breeder. Kasi yung iba nga naman, overpricing, hindi naman, wala naman silang ginawa, basta lang nila binenta, or kaya buy and sell, buy ng mura tapos sell nila ng overprice. So kayo na guys ang bahala kung sino sa tingin nyo ang mapapagkatiwalaan nyo na kukunan nyo ng mga stocks nyo in the future. So ayun guys, tara na, ilipat na natin yung mga buck. Eto, minarkahan ko na nga kahapon pagkatapos ko mag-inject. Minarkahan ko na yung mga doe na may iiwan sa kanilang mga mother. So tara. Eto guys, ayan, may marka. Minarkahan ko siya nung quick heal. Eto guys, dalawang buck. Ihiwawalay na natin. Lalagay natin sila dito sa taas. Ito yung doe, iiwan natin dito. Tapos may isa pang buck. Bale, itong 1 liter na to guys, three buck tapos isa lang yung doe. Ito naman guys, ito naman lahat doe. Ayan. Ito rin lahat doe rin to. So iwan yan dyan, papalaki natin. Tapos dito naman guys, may tatlong doe. So dito natin lagay. Ayan. So ayun lang guys, dalawang batch lang muna yung winin natin. Sila yung exactly 1 month sa mother daw is hindi na sila lalaki, kasi ayun nga, mas lalaki na sila, mas lalaki rin sila kasi pellets na lang yung kinakain nila. So matututo na sila na mag-isa talaga sila. Yun nga lang, iba kasi yung milk talaga yung
nakakakuha pa ng milk yung mga kids. Pero guys, kung ibebenta natin ang mga back, hindi natin gagawin yun. Kung kaya pa ng mother daw na alagaan yung mga anak niya padedehin, hindi natin gagawin yun para mas healthy yung mga kids. Bale, ito lang guys. Nireserve ko na para sa ano natin, sa consumption natin ng meat. Kasi alam naman natin na mahal lang baboy ngayon. So, may mga sarili naman tayong produce na rabbit. So, yun ang ano natin, yun ang i-alternative natin na karne sa baboy. Ayan. So, ayun lang guys. Share ko lang sa inyo yung pag-wind natin tsaka yung practice natin kung bakit natin ginawa yung ihihiwala yung mga buck. Maganda rin tong practice guys para dun sa ano, sa mga nag-breed for their breeders. Yung gagawin nilang breeders is kukunin din nila sa mga produce nila. So isa to guys, kasi alam naman natin ang ikikip natin yung doe. So maganda yun na iwanan natin yung doe dito sa mother para mas healthy siya, mas lumaki pa, mas makadede pa siya. So ito guys, ano lang to, own experience ko lang to, practice ko to, kasi ito rin yung ginagawa ko sa mga rats natin. Rat breeder din tayo. Yung mga female iniiwan natin, ang mga pinambebenta natin as feeders sa mga exotic animals, sa mga pythons, ang binebenta natin is yung mga lalaki. Kasi guys, yung female nga gagamitin natin sa pagpaparami. So pagka pwede nang i-wind yung mga rats natin, ang ginagawa natin, yung mga lalaki pinipili natin, tapos yung ibang female iniiwan pa rin natin sa nanay nila para mas lumaki. Ayun. And syempre siguraduhin nyo guys na kaya nang kumain ng mga ihiwalay natin na buck. Siguraduhin natin na kumakain na sila ng mag-isa. So ayun naman, kumakain naman na sila. Halos 31 days na nga sila ngayon, kaya ayun, iwinalay na natin para yung mga dose na lang ang makadede dun sa mother. Ayan. Ayan guys, makita nyo, kumakain na sila ng grass, kumakain na sila ng pellets. And winning age na talaga sila guys. So ayun lang guys, kung nagustuhan nyo tong video na to, i-like, mag-comment, i-share na rin. At syempre huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat sa mga subscriber natin, sa mga nanonood, sa mga nagpapa-shoutout. Ayan, shoutout kay Sir J. Francis Esto. Shoutout sa iyo sir, maraming salamat po sa pag-subscribe at sa panonood. So ayun lang guys, see you next vlog. Bye-bye.